Maraming mga ghost hunter ang nagsasabi sa mga tanyag na haunted places na talagang may mga nagpaparamdam tuwing sila ay bumibisita sa mga lugar na ito. May tinatawag na Senai House sa Snub Knoll Road sa Burton. Ang mga bumibisita sa bahay na ito ay nakararanas ng iba't ibang multo. May nakakita ng nakabitay na hinihinalang witch noong unang panahon pa na buhay. May nakikitang monk na nakahood na biglang lumilitaw sa paanan ng isang kama sa isang kwarto sa bahay. Sa giyerang naganap sa Waterloo noong World War I, ang kilalang second in command sa Wellington na si Sir Henry Paget ay sinasabing pag-alagala lamang ang kaluluwa sa bahay na ito. Ang pinakanakasisindak ay ang babaeng hinahanap-hanap ang kanyang nawawalang kasintahan at siya'y lumilitaw pa rin sa isang tulay sa di kalayuan ng bahay. Hindi naman sana masyadong mapapansin ang kinatatakutang haunted house kung hindi lamang nagaganap ang ayon sa mga kwento ng ilang nakaranas ng mga ghost hunter na minsan sila'y naihagi sa loob ng kwarto ng malalakas na multo. At may ilan namang ang nangyari, kusang nagsasarili ng patay-sindi ang ilaw o nag-iinit ang tubig sa heater sa banyo na hindi naman nakasaksak. Ang mahirap daw makayanan ay ang kapag tulog na ang ilang bisita, may malamig na hanging papalapit at kapag daman na nila ang nginig ay saka may bumubulong at nagsasabing sila ay mga patay na pero doon pa rin nakatira. Nakapangingilabot ang kwentong ito. Nagbalik tuloy sa gunita ko yung karanasan ng aming guro na si Adam Reyes, ano? Ang founder ng highly respected at very reliable na V2 project, yung validation at verification. May isang pagkakataon na si Adam ay sinama ng kanyang mahal na ama noong nabubuhay pa at sila'y nagtungo sa isang abandoned hospital sa Antipolo. Inalam nila kung bakit may mga pinag-uusapang multo roon. Ang sabi ni Adam, pagpasok ng kanyang ama na mag-isa sa isang pababang hagdan, naiiwan sila ng cameraman na kasama niya. Hindi nagtagal, may batang babae na umakit sa hagdan. Nagkatinginan sila, nilampasan lang sila. Maya-maya lang, bumalik yung kanyang ama at tinanong sa kanila kung nakita ba nila ang multong umakit sa hagdan. Ang sagot nila ay hindi. Ang sabi ng ama ni Adam, dapat tiningnan nila ang paa noong bata dahil nakalutang siya. Ay makalipas ang ilang linggo, muling nagbalik ang guro natin si Adam sa abandoned hospital at doon nga niya nakilala ang batang multo na naging kaibigan niya at ito ay tinawag niyang si Clarissa. Paano kaya nalaman ni Adam ang pangalan? Ibinulong kaya ito ng batang multo?